puti na ang bote sa tambayan. Sumama na sa kwentuhan kasama ang nag-iisang kamahalan. Kasi wow. DJ Queen, don't take the spin. Dito lamang yan sa Soju Talk, where everybody is in. Let's go. This is your radio, your station. Pinoy Soul Radio. And tonight is the newest Bisha on Radio, a quick way of celebrating Friday night with me on air. This is your highness, DJ Queen. You are tuning in to Pinoy Soul Radio, and I am in charge to bring it to South Korea without having to catch a plane. Only here at Soju Talk! Well, it's around 7 o'clock in the evening here in the Philippines, ano? And kapit lang mga kaibigan dahil ito na ang huling araw ng pagbabanat ninyo ng buto. Yes, dahil bukas na bukas ay maaari na kayong mamahinga. Este, magpahinga pala. Nako, ingat sa mga papauwi pa lamang ha, galing sa trabaho. At huwag ninyo kalimutan bumili ng hapunan o kaya naman i-chat na ninyo yung mga kasama ninyo sa bahay para makapaghain na. Nako, syempre pagod na nga kayo sa trabaho tapos wala pa bang magsasabi sa inyo, kumain ka na ba? Well, para sa mga strong and independent person dyan, kumain kayo mag-isa. Ako, wala namang masama dun kasi biniyara nyo naman yun. Napakarami mga restaurants dito sa Pilipinas ang hindi ninyo dapat palagpasin. Usong-uso ngayon yung mga Korean barbecue restaurants, hindi ba? Aminin, marami sa inyong hinahanap ang sangyupsal. And speaking of Korean restaurant, ayan na nga ang una nating pag-uusapan for tonight. Pero bago yan, please follow us on our social media platforms. For Facebook, it's pinoysoul.com. For Twitter and TikTok, it's at Pinoy Soul. And for Spotify, it's Pinoy Soul Radio. Ayan, i-ready na mga panulak na soju dahil sagot ko na ngayong gabi ang pambarang kwentuhan. Drink your shots and tweet your thoughts using our hashtag, #SojuTalkKSarap. Well, syempre, kasama natin ngayong gabi ang manager ng pangmalakasang Sariwon Korean Barbecue Restaurant na si Sir Michael De La Cruz. Good evening, sir. Welcome here at Soju Talk. DJ Queen, thank you for having me. Ayan, nako sir, mukhang fresh na fresh ka pa din for tonight. Partida gabi na yan, ha? Oo, anong secret dyan, sir? Ayan, pinaghandaan daw talaga ni Sir Michael ang gabing ito. Well, mukhang naaalagaan ka rin ng tama, sir, sa inyong trabaho. Syempre, ganyan talaga siguro kapag masaya ka sa ginagawa mo, no? How about, sir? Kamusta naman, sir, yung experiences nyo po dyan sa Sariwon? Ilang taon na po ba kayo nagtatrabaho dyan, sir? I've been with Sariwon for 7 years na. So far, I've been enjoying yung aking stay dito sa Sariwon. So, 7 years na kayo. Tama, sir, no? Yes. Ayun. So, para sir, magka-idea naman, sir, yung mga listeners natin, since ikaw, sir, 7 years ka na po dyan nag-work. Sir, ano po ba yung vibes na dapat nilang abangan kapag pumunta sila dyan sa Sariwon? Or yung vibes na pwede nilang expect kapag pumasok po sila dyan sa Sariwon? Yung vibe natin sa Sariwon, medyo ano siya, medyo casual, hindi pala medyo, casual dining siya. So, you'll enjoy the clean and pleasant ambience ng restaurants. And also, yun, ano pa ba? You'll enjoy, syempre, yung authentic food na sineserve namin sa Sariwon. Pagpasok ba nila, sir, sa mismong dining po ninyo, meron po bang mga sasalubong sa kanilang mga valet, ganyan? Tama po ba yung term ko? Or wala, ganun po kasi naiisip ko kapag nasa sinabi niyo sa akin na fine dining, parang ganun. Ay, hindi. Wala namang ganun. Wala kaming valet parking. Kasi yung store namin is located in East. So, walang available na valet parking. Okay.
how about naman sir, doon naman tayo sa ano, parang balik mo tayo sa history ko na ng Sariwon. Saan mo ba nang galing yung name na Sariwon? Kasi na-curious ako noon, no, narinig ko siya, Sariwon, parang ang gandang pakinggan ng name. So saan mo ba yung nanggaling, kung pwede nyo lang po ma-share? Yung pangalan na Sariwon, yung Sariwon mismo is a town in North Korea. Doon kasi, nagsimula yung Sariwon mismo. Before it moved to South Korea, yung aming founder, si Mrs. Kim Im-Fu, is North Korean talaga. And nakatira sila sa Sariwon talaga. Okay, so nagmula pala siya sa North Korea, no? Ang bongga naman na naidala nila yon hanggang dito sa Pilipinas. So, kailan po nag-open yung Sariwon Korean Restaurant, sir? Yung Sariwon Philippines was established in 2012 as one of the first fine dining Korean restaurants in the Philippines. And ini-specialize namin yung grilled beef barbecue dito. And ngayon, Sariwon yearly na bibigyan sila ng awards as best restaurants in the Philippines by the Philippine Tatler from 2013 up to today. Grabe, ang bongga naman pala talaga ng ano, Sariwon, no? So, ano po ba yung goal ninyo, sir, kung bakit siya naitayo sa Pilipinas? Kasi sir, nabanggit nyo from North Korea siya, no? Tapos napunta siya sa South Korea and then ngayon nandito na siya sa Philippines. So, ano po yung goal kung bakit siya naitayo dito sa Pilipinas? Actually, our goal talaga is bring the authentic taste of Korean cuisine to the Philippines. Ang bongga naman, sir, no? Parang, sa nakikita ko, sir, base sa sinabi ninyo na nakakahakot kayo ng award since 2013. Grabe, mukhang naitayo nyo or na-establish nyo talaga yung goal nyo na yun dito sa Pilipinas. How about, sir, sa mga branches po? Since po nasabi nyo, di ba, ngayon nabibigyan na kayo ng awards, ganyan. Ngayon, sir, na-establish nyo na rin yung goal ninyo. Sa ngayon po, ilan na yung mga branches ninyo dito sa bansa? We only have one branch ngayon sa Philippines. We are located in 7th Street, corner 29th Avenue. Bonifacio High Street Central in BGC. Guys, na-take note nyo ba yon kung saan daw natin makikita ang ano, Korean barbecue restaurant nila, sir? Sir, pwede nyo po ba ulitin para sa mga hindi nakapag-take down notes? Guys, kumuha na kayo ng papel at ballpen dahil ito na uulitin na ulit ni Sir Michael De La Cruz. Sariwon Korean Barbecue is located at 7th Street, corner 29th Avenue, Bonifacio High Street Central in BGC. And para sa mga hindi nakapag-take down notes, pero naman po kayo mga social media platforms, sir, no? Kung saan pwede lang i-search ang inyong mga addresses. Ayan, pwede ninyo silang mahanap sa Facebook, tama po ba, sir? You can look at Sariwon PH in Facebook, Instagram, and meron din kaming website at sariwon.ph. Yan. So guys, huwag nyo nang palagpasin ang Sariwon Korean Barbecue Restaurant. And for sure, may experience talaga ninyo ang authentic Korean cuisine sa kanilang restaurant. So eto na, sir. Para maintindihan pa ng ating mga listeners kung bakit nga ba patok na patok ang Sariwon. Ano po ba sa tingin ninyo yung reason kung bakit nag-e-enjoy ang mga tao sa lugar niyo ay sa restaurant? Number one, of course, yung food namin. We only serve, Sariwon only serve authentic Korean talaga. And ang nakakatuwa kasi, no, alam naman natin na ngayon talagang yung K-drama patok na patok. Kita nila sa mga K-drama na, oh, mukhang masarap to. Where can we find authentic Korean food like this? You can find it, Sariwon. Ding, ding! Ayun, ang bongga. Naku, sir, napakarating may natin dito mga ano, K-pop fans and K-drama fans na talaga namang hindi talaga nila dapat palagpasin yan sa Sariwon. Kasi sir, di ba, kahit ako din makukurious ako, pag pinapanood ko siya, ang ganda sa paningin. Parang ang sarap. Mga pagkakakagat nila, parang nagbimelt din ba yan talaga sa bibig ko? Parang gusto ko siyang itry, no? So, guys, na napakinggan nyo, 'di ba? Sabi ni Sir, mabibigyan kayo ng Sariwon ng ganung
ng ganong ano satisfaction. So, ano pang hinihintay ninyo, di ba? Pumunta na kayo sa kanila. How about naman, sir, dun sa ano, dun sa mga experiences po ninyo sa restaurant, meron po ba kayo na experience na ano po yung parang pinaka hindi ninyo makakalimutang experiences sa inyong Korean barbecue restaurant so far? So far, pinaka hindi ko makakalimutang experience is yung we held a private function para sa isang Korean star na nag-visit dito sa Philippines. Bongga! Yeah, we close it. The restaurant was closed para mag-cater namin siya. And then yun, madaming, maraming fans na naghihintay sa labas. We'd like to take photos. But unfortunately kasi, very strict yung mga kanilang mga handler, no? Bawal talaga silang picture. And even us na nandun sa loob ng restaurant, we cannot take photos of the Korean actor. How about, sir, yung naging experiences nyo po habang kinikater nyo sila? I mean, gano'n po ba karami, sir, yung kaya ninyong i-accommodate sa loob ng restaurant? We can accommodate 80 packs. Meron din kaming indoor and alfresco. For alfresco, pets are welcome. Tapos, how about naman, sir, I mean, yung ano po, yung ranges po ng tao na pwede ninyong i-accommodate sa loob po? Roughly about 60 to 70 packs. Everyday po yun, sir? Everyday po ba kayong ambukas? Everyday from Monday to Sunday. From 11 o'clock a.m. to 9 o'clock p.m. For Monday to Thursday and for Friday to Sunday naman, we're open from 11 o'clock a.m. until 11 o'clock. Ayan. So ngayon, guys, alam niyo na kung grabe sir ang haba rin ng ano no ng open hours ninyo, no. So marami kayong chance para dalawin talaga ang Korean barbecue restaurant na ito. And now, guys, dahil alam na natin kung ano yung mga nabanggit sir kanina, 'di ba? Na ino-offer talaga nila mga Korean cuisines na nakikita natin sa K-drama. So ngayon naman, ano nga ba yung mga food and delicacies na na-offer nila? Papalikan natin kung ano nga ba yung mga ingredients. Ano nga ba yung dapat nating abangan kapag pumasok tayo sa kanilang restaurant? And alam ko naman, guys, na gustong-gusto nyo na rin ma-experience ang ating Korean barbecue, Korean vibe na fine dining, no? Tapit lang dahil pupunta na tayo sa ating exciting part. Ako. Bago tayo magpatuloy, guys, please follow us on our social media platforms. For Facebook, it's at pinoysoul.com. For TikTok and Twitter, it's at pinoysoul. And for Spotify, it's Pinoy Soul Radio. So kanina nga ay nalaman natin kung ano nga ba ang story ng Sariwon at kung ano nga ba yung vibes na ino-offer nila sa atin. Nabanggit din kanina ni Sir Michael na ino-offer nila ay yung mga Korean cuisines na talaga namang makikita natin sa mga Korean, sa mga K-drama, no? Na yung mga pagkain talaga nga namang it melts in our mouth. So ngayon, aalamin natin kung ano-ano nga ba yung mga pagkain na yun. Ano nga ba yung mga dapat nating abangan? Nako, uumpisahan na natin, sir, kung okay lang ba. Sa bestseller ninyo, ayan, kumusta naman po? Ano po ba yung bestseller sa Sariwon Korean Barbecue Restaurant na hindi dapat palagpasin at una dapat orderin ng mga dadayo sa inyong restaurant? Siyempre, yung unang dapat tikman nila when they visit us is yung aming bulgogi and galbi. Authentic siya. Especially if you're going to pair it with our homemade kimchi. Ayan. Ah, sir, pwede niyo po bang ulitin, sir, kung ano po yung ano, ano po yung name? Baka po may mga pupunta sa inyo na hindi masyadong familiar sa ano at gusto lang tikman. Yeah, ang una niyong pwedeng tikman would be the Wagyu Salchisal. That's our USDA choice beef that is marinated with sea salt. Ayan, bukod sir sa salt, sir, ano pa po yung ingredients na included dun sa ano, sa dish na yon? Actually, yung aming mga beef are marinated with different
fruits and vegetables and Korean spices. And ito marinated siya for 24 hours. Yung flavor niya talagang kumakapit sa mga beef. And so lahat ng mga sinserve niyo po sa Sariwon, puro beef, tama po ba? Correct. Mostly beef, but we also serve pork and chicken. Meron din kaming veggie bulgogi, that's our that's pork. Meron din kaming duck galbi, that's chicken naman. Okay, so maraming variety pala talaga dito sa Korean barbecue restaurant, no? Aside from this grilled barbecue, DJ Queen, meron din tayong other specialty like soups and stew. Meron din tayong seafood pancake. Meron din tayong japchae or yung Korean vermicelli noodles. Yeah, kumpleto siya. Sir, kanina na-curious lang ako. Since po nabanggit ninyo na from South Korea and from North Korea ang Sariwon, sir, yung mga food po ba na siniserve ninyo dito ay mga food and delicacies po ng South Korea or mix na po siya ng North and South? Actually, it's a mix na, no, of North and South. And yung aming kasing partners in Seoul, si Mr. Sungra is now based in Seoul, no? So lahat ng aming recipe are all coming from South Korea talaga. Okay. How about, sir, yung mga ingredients po ninyo dito? Katulad din po ba kayo ng ibang mga restaurants na inaangkat niyo rin po mula sa ibang bansa yung mga ingredients niyo, or dito na po siya sa Pilipinas talaga? Yes. Yung aming mga ingredients are also imported from Korea, such as yung mga Korean salt and pepper, mga gochujang or yung red chili, yung doenjang or yung fermented soybean paste, Korean wine and sesame oil. Those are all imported in Korea. Wow. Ang bongga naman pala talaga. Kaya naman talagang nakakapag hain kayo ng mga authentic Korean cuisines, no? Kasi inaangkat pa talaga ang mga ingredients na yan sa ibang bansa. How about, sir, nabanggit ko po kanina na meron kayong beef, pork, and chicken. Aside from those main po na ingredients ninyo or main course ninyo, meron pa po ba kayong mga exotic ingredients po na pwede nilang itry dyan sa inyong Korean barbecue restaurant? Hindi siya exotic but rather authentic, no? Meron tayong mga, yeah, isa sa mga bestseller natin na soups and stew is the kimchi chicken. Also, meron din tayong sundubuchige. That's seafood soup naman. So, yon. You can try those authentic Korean stew in Sariwon. Ayan. Habang binabanggit ni sir yung mga names ng ano, ng mga foods, no, na dapat nating itry, na naiisip ko kung ako kaya papasok doon, mababasa ko kaya yun. Ayan, meron naman po ba kayang lalapit sa akin na meron pong may menu, sir, tapos meron pong, pwede ko pong sabihin na lang sa waiter kung ano po yung gusto ko. Ganyan, may mga gano'n naman po kayo, sir. Yes, actually, when you dine, meron naman kayong ano, server. Actually, yung difference din ng Sariwon, no, with other Korean restaurants. We will grill the meats for you in front of you so that you'll just eat and enjoy the food. Ay, grabe. Dito sa Korean restaurant na ito, sir, no, hindi lang pala ako makakatikim ng authentic food. Magiging feeling special pa talaga ako, yes. No? Yes, we ensure na lahat ng guests namin will be served by our servers. Though meron ibang mga guests na they would request na sila na lang yung magigrill kasi they want to experience grilling their own meat. We do allow them, pero we will from time to time we will help them then. Okay, so sino ba namang hindi babalik-balik sa ganyang klase ng Korean barbecue restaurant kung talaga namang feeling special ka pagdating sa loob, no, sir? So, expect ko, sir, na parang kapag meron ka mga special gathering, sir, no, dyan talaga sa inyo isin-celebrate, no?
How about naman, sir, yung mga packages ninyo per serving? Pwede niyo po ba natin yung i-discuss ngayon? Doon po sa best seller ninyo, sir, magkano po yung price range ninyo doon? Yung pinaka nire-recommend ko would be the signature set for two person. Itong set na to comes with our best selling dishes and it's priced at 2,900 or 1,400 per head. Meron din naman tayong ibang set na nag-start naman sa 608 pesos per head. Ayan. So sa mga packages po na yun, sir, ano po yung mga inclusions nun usually? Meron na po ba yung main course, side dishes? Yes. For all our sets, as well as the a la carte item, DJ Queen, it comes with unlimited side dishes. For bongga. The set, depende sa set, pero most of the set, complete na siya. It comes with grilled item. Either may mga choices ka kasi either wagisal, chisal, dungsim, or rib finger. Meron din naman tayong mga beef belly. So, mamimili ka depende sa set na pipiliin mo. Also, the set comes with soup and stew as well as other specialty like pancakes, seafood pancake, the pajon, the japchae. Yun. And also, it comes with our complimentary dessert na din. Ang bongga, no? Talaga namang full package ng in-offer ng Saiwon Korean Barbecue Restaurant. Bukod sa bibigyan nila kayo ng talagang na makakabusog na dishes, talaga namang sila pa ang magluluto dun para sa inyo. Hindi ba, sir? Correct, DJ Queen. Ayan. So, nabanggit ka rin ni sir na kaya nila mag-accommodate ng 60 to 70 person po sa loob ng restaurant. Yes. Ngayon, sir, para naman sa mga naku-curious na nating listeners at talaga naman nakikinig, no? Paano po ba sila makakapagpa-reserve sa inyo? Pwede po ba sila pumunta dyan ng walk-in? Yes. We accept reservations. Also, yung walk-in diners are also accommodated. Pwede kayo mag-reserve by sending a message to our mobile number or to our social media channel. So, pwede po sila mag-message sa inyong Facebook and Instagram, tama po ba, sir? That's correct. Sa Facebook, you can message us and on Instagram as well. Hanapin nyo lang kami sa Facebook at www.facebook.com/sariwonph. Sa Instagram naman, tag us or hanapin lang kami at sariwonph. May ranges po ba kayo, sir, na pwedeng magpabook? Halimbawa po, 3 days prior po sa mismong kung kailan kayo pupunta or wala naman? Wala naman. Actually, on the day you can reserve. Alimbawa, no, today, you can call us and reserve for lunch or dinner. We still accept naman. Pero depende pa din. Kung fully booked naman na, we will tell you naman. Ang bongga, no? So, eto na lang, sir. Last na eto. Ayan, para naman, sir, sa mga health protocols po natin, since tayo ay nasa pandemic pa din po, ano po yung mga dapat nilang paghandaan if ever po na pupunta na sila? Nako, for sure dito marami ng mga listeners natin ang hinahanap na ang lugar nila, Sir Michael, no? So, ano po yung mga health protocols ninyo sa loob or bago po makapasok sa Saiwon? Currently, we are still requiring to bring their or to show their vaccination card. Kasi yung pa din yung guideline na binabasa atin ng Taguig LGU. So, if you are going to dine indoor, you need to show your vaccination card. But if you're going to dine at the alfresco, no need to show any vaccination card. So even yung mga unvaccinated na listeners natin can still dine in Saiwon. We will be giving them seats at the alfresco area. Ayan. So in any angle, in any places na sa Saiwon, talaga namang meron kayong special na lugar para sa kanila. So guys, ano pang inaantay ninyo, di ba?
Dumayo na kayo, 'di ba? Sama-sama natin puntahan si Sir Michael sa kanilang Sariwon Korean Barbecue Restaurant. Ayan, thank you so much Sir Michael sa isa natin nakakatakam na episode for tonight. Nako, for sure isa ako sa mga taong hindi palalagpasin na matikman ang authentic Korean cuisines na hinahain ninyo dyan sa Korean barbecue restaurant ninyo. And I'll promise sir na i-visit ko yan anytime soon. How about say anything else you would like to say sa ating mga kaibigan? Ayan, please invite them to visit Sariwon Korean Barbecue Restaurant po. Yeah, I'm inviting everyone to visit us at Sariwon Korean Barbecue. Again, we're located at 7th Street, corner 29th Avenue in Bonifacio High Street Central in Beaches. We also cater delivery, no, DJ Queen. If you want to do, you can order through our website at sariwon.ph. And you may also order via Grab. Available din kami doon. Ayan, bongga. Hindi lang pala sila, hindi lang pala natin pwedeng matikman, no, sa mismong restaurant nila. Pwede rin nilang dalhin yun sa mismong tahanan ninyo. Ang bongga sir ng restaurant ninyo, no, I hope na anytime soon talaga makapunta na ako dyan or matikman ko rin yan. And that's a wrap for tonight. I would like to thank everyone, sir, sa lahat ng sumama sa atin hanggang dulo ng ating kwentuhan. Abangan nyo rin sila DJ RV at DJ Bay sa ating Dear Opa, Dear Nuna every Wednesday at 7 p.m. And of course, DJ Bay on Convenient next Friday at 7 p.m. din. Ayan, sama-sama tayo muli hanggang dulo sa susunod na Biyernes para sa newest Pisho on Radio. A quick way of celebrating Friday night with me. This is your highness, DJ Queen. Stay hydrated, everyone. Ding, ding, ding. Let's go. This is your radio, your station. Pinoy Soul Radio.